Nasa 40 bilyong pisong pondo ang inilaan ng gobyerno para sa pagpapatupad ng food stamp program. Tiniyak naman ng DSWD na ang mga higit na nangangailangan Pilipino ang makakatanggap nito, lalo na ang mga nasa food poor families. Si Mark Fetalco sa detalye. Rise and shine, Mark! Halos 10 taon ng pangangalakal ang ikinabubuhay ng 65 taong gulang na si Baby Lynn. Ang 100 pisong kinikita niya rito, di pa sapat para makakain ng 3 beses sa isang araw ang kanyang pamilya. Kaya panawagan niya sa gobyerno, huwag nila kaming kakalimutan. Matutulungan kaming mga mamahirap para may itawid ng gutom. Ang mga kagaya ni Baby Lynn ang gustong tulungan ng pamahalaan sa bagong lunsad na food stamp program. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, makikinabang rito ang nasa 1 milyong food poor families o yung mga pamilyang below 8,000 pesos ang kinikita kada buwan. Bawat benepisyaryo ay mabibigyan 3,000 pisong halaga ng cash credit kada buwan na siyang ipambibili ng pagkain sa accredited local retailers ng DSWD. Pagitiyak ng ahensya, tanging mga nangangailangan lang ang mapagkakalooban nito. Kapag food poor ka, barong-barong yung bahay mo, talagang mahihirap na Pilipino po ang target natin dito. Hindi natin ipapasok yung mga talagang may kaya, may trabaho at nakakakita kahit papano. Gagamit din ang mga benepisyaryo ng electronic benefit transfer card, kagaya ng top card na ginagamit sa MRT. Top card po siya, hindi po siya cash, parang ATM card na na-withdraw yung cash. So as to prevent our beneficiaries from misusing the grants, which we witness in our programs such as the 40s na wini-withdraw po nila yung pera, hindi po nagagamit sa intended purpose. Nasa 40 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa unang taon ng pagkapatupad ng programa. Nagpasalamat din ng DSWD sa Asian Development Bank sa pagibigay ng halos $3 million bilang karagdagang pondo sa unang 6 na buwan ng pilot run na inaasahang maging simula sa ikalawang bahagi ng taon. Kausap na natin yung mga big grocers and mga MSMEs po itatap natin yung mga nearest sa mga communities na target natin. And also, we are in discussion with the Department of Agriculture to actually partner with the Kadiwa stores of the President. Mark Fetalco, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.